At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pagpapatuloy at pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang na baka sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Piling, Veronica, ka. Kinakabahan na ako. Bakit ka naman kinakabahan? Kagagusting? Eh, mukhang dehado ko sa laban na to eh. Tignan mo, mas maraming kagawad ang nasa parig niya. Nagpapamerienda pa sila. At kasama nilang nakikimagkamay si Tim. Veronica, mabuti pa alis na ako. Hindi ko kayang tanggapin ang kasiyan na to. Eh, huwag kagawad. Huwag kang aalis. Kailangan matapang tatanggapin ang iyong pagkatalo. Dahil kung alis ka, lalong kahiya ka. Kabilang na ba? Kabilang na! Ilan ang bumunta kay kagawad na siya? Oo, sa tatlong pang barangay, ang bumunta kay kagawad na siya may 200 at siyap. Tarantado ang asyong na to ha. Mapapatay ko to ya. Mapapatay ko siya. Huwag mong patulan. Hayaan ka lang. Baka naman eh, may elect kang vice president o kaya ay secretary. Siya nga naman kagawad. Sigurado naman na magiging official ka ng nabaka. Oh sige. Ituloy na natin ang election. Ngayon, isunod na natin ang magiging vice president. Ang gusto ko, yung mapagkakatiwalaan. Ayaw ko ng trade-off na tulad ni Kagawad Gusteng. Eh, talagang ayaw din namin ang maging vice president ang Kagawad na yan. Trade-off pala yan! Ayaw namin sa inyo! Ayaw namin! Mapapatay din talaga kita, Asyong. Mapapatay kita! Ay, naku. Ito na naman ang mga Marites. Bagong taon eh, pinag-uusapan na naman ang buhay ng may buhay. At si Kulasa pa ang topic nila ngayon. Totoo kayang nang agaw ng asawa si Kulasa? Totoo kaya? Ay, Bibang, my friend! Ha, si Ate Punyang nandyan na naman. Ano na naman kaya ang problema ng matandang ito? Ay, Bibang, wala si Darwin na ngayon. Ha, wala siya ate, nasa bayan siya. Gusto raw niyang masaksihan na ang ginaganap na eleksyon ngayon doon. Aha, bakit eleksyon na ba ng mga mayor? Ay, hindi.
eleksyon ng mga nabaka. Ah, yung asosasyon ng mga kagawad dito sa ating bayan. Ah, Bibang, nagpunta ko dito para humingi sana ng pabor. Ha? Eh, anong pabor yan, Ate Punyang? Ano? Eh, pautangin mo sana ako ng bigas at ulam. At 2,000 pambayad sa inuupahan kong bahay. Malas talaga, Bayaw. Oo nga, Bayaw. Hindi siya ibinutong Vice President. Hindi rin siya ibinutong Sekretary ng Asosasyon. Hindi rin siya ibinutong Board of Director. Hindi rin ibinutong, nako, sayang ang pagod natin na nangampan niya para kay Kagawad Gusting, Bayaw. Oo nga, Bayaw. Eh, anong nangyari? Bakit pati mga kasama ninyong kagawad eh, hindi bumoto para sa kanya? Ay, Bayaw, ayon sa natuklasan ni Veronica, ang bigay daw, nagbigay daw sila ng pera at grocery sa mga kagawad. Ano? Eh, pati ba naman asosasyon ng mga kagawad eh, namimili pa ng boto? Oo, Bayaw. Ay, talagang kwan eh. Eh, nakasanayan na yan dito sa ating bayan ang bumili at magbinta ng kanilang buto. Eh, kung ganun, pati mga kagawad pala, eh, mukhang pera. Eh, tumpak, Bayaw. Hanggang ngayon eh, hindi pa tumitigil ang dating Vice Mayor Temproso na yon na sumusuporta kay Asyaw. Eh, gusto niya kasing masira ako sa mga kagawad. Dahil magagamit niya sila nitong parating na halalang nasyonal. Eh, kung sa kanya ang mga kagawad, eh di, mga kapitan din ang ligawan mo, Bayaw. Ay nako, kahit akin ang lahat ng mga kapitan, wala rin kwenta, Bayaw. Walang kwenta ka mo? Eh, bakit mo naman nasabing walang kwenta, Bayaw? Eh, papaano kasi? Mas malayong marami ang mga kagawad kaysa mga kapitan. Kaya mag-iisip ako ng paraan kung papaano ko makukuha ang loob ng mga kagawad na yan. Eh, kailangan ng malaking pundo, Bayaw. Dahil pera ang gumagalaw ngayon. Kung wala kang pera, nakaw, wala kang makukuhang buto kahit isa. Ay, yan kayang nakakainis, Bayaw. Sobra na ang mga tao. Ilan na lang ang mga butanti dito sa atin na hindi mukhang pera. Ay, totoo yan, Bayaw. Marami akong kilalang ganyan. Kung wala kang pera, hindi mo sila bibigyan, hindi sila bubutaw. Kung walang nagbigay ng pera, wala silang ibubutaw. Mga hunghang. Marami ako nang inuwa. Ang sarap pala ng serbesa. Natatak sapatos ng kambing. Swabe ang dating. Ay, makakanta nga. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Hey, Injang, is that you? Oh, it's me, Ate Punyang. Where have you been, Ate? I came from a friend. You know, just a moment. You seem happy. Exactly. I'm very happy because I already have a boyfriend. Is it true that you have a boyfriend already? Oh, come on. Who is that man who is so unlucky? Hey, don't say that. My boyfriend is lucky for me, unlike you. Your husband, Kapitan, is unlucky. Why do you say that?
Huh? Why? Because you are so ugly. What? I will kill you. I will kill you. You are destroying my honor. You have no honor to ruin, you know, because your honor is ruined. Enough. I might kill you, Injang. Go ahead and kill me if you can kill me, ugly woman. Kill me now. Let's kill each other. Come on, ugly woman. You're really testing me, huh? Okay, I'm not afraid of your... I will kill you! Bayaw, hanggang ngayon halos hindi ako makapaniwala na hindi nakapasok sa opisyal ang manok natin. Kahit sana yung pinakamababang posisyon man lang. Pero wala. Wala talaga. Ako rin, Bayaw. Inis na inis ako sa nangyari. Alam mo, kanina parang gusto ko nang pumatay ng tao. Mantakin mo. Kinantyawan pa tayo ng asyong na yaon. Ay, hindi lang si asyong bayaw. Pati ang templo siya na yun. Nag-dirty finger pa nga siya sa akin, eh. Ano? Muntik ko nang ano, eh. Ginawa niya yun sa'yo, bayaw. Oo, bayaw. Pero nagtimpi lang ako. Dahil talagang mapaparil ko na siya pag hindi ko na napigilan. Naku, bayaw. Alam mo, kung nakita ko lang ang ginawa sa'yo ng templo siya na yun, nakaw, baka nabugbog ko siya. Alam ko na gagawin mo yun, bayaw. Ayaw kong mapahamag ka, kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Sinikreto ko na lang. Bayaw, hindi ako makakapayag na hindi tayo makakaganti sa kanila. Gagawin ko ang lahat ng paraan para ipalasap naman sa kanila na hindi tayo yung taong basta-basta na lamang nilang lait-laitin. Ay, huwag na, Baya. Huwag na. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na lang ako na ako na lang kang gagawa ng paraan para makaganti tayo sa kanila. Pero Baya, ikaw ang bahala. Pero huwag lang sanang mag-cross ang landas namin. Kundi talagang hindi ko mapipigilan ng aking sarili na gumawa ng masama sa kanila, Bayaw. Bayaw, tama na yan. Makinig ka sa akin, kundi mapapahamag tayong dalawa niyan sa iniisip mo. Bayaw, talagang hindi ako makapagpigil. Sukdo lang na ang ginagawa nilang pangbabastos sa atin, Bayaw. Tandaan mo yan, Bayaw. Kaya hindi na ako makakapagtimpi. Patawarin na lang ako ng Diyos kung mauutang ko ang buhay nila. Nako, makinig ka naman sa akin, Bayaw. Huwag kang padalos-dalos, kundi babariling kita. Bayaw! Ay, Kapitan! Kapitan! Vice Mayor! Kapitan! Nakaw, sila... Abreng, bakit? Ano naman ang problema mo? Ay, Kapitan, sila Kwan Aling Insyang at Aling Punyang, nag-aaway sila doon sa harapan ng tindahan ni Aling Ijang. Ay, hindi namin sila mapigilan dahil may balisong sila. Bayaw, patawarin mo ako, ha? Dahil papatayin ko na ang asawa ko. Bayaw... Ay, nako!
Siang! You are a very bad attitude! And you are the bad attitude, not me! So I will kill you! I will kill you 3 times! So, pray now! If you know how to pray, if you do not know how to pray, sorry! Your soul will go to hell! Hey, you idiot! Don't tell me that bad word! I will kill you, idiot! Hey! You! Two ugly old woman! Stop fighting! Hey! Police dog! I stay, Mr. Policeman! Huh? Stay away from here! Don't bother us! Huh? Just let us or else you will die! Huh. Here's the one for you, Inchang! Oh, my nose shattered. Oh, no. My nose is already swollen. It's even broken. Hey! Won't you stop? This gun of yours is mine now. You grab the policeman's gun. Take my gun. No. Abay polis! Nandito na ako sa bahay. Magpapaluto sana ako ng pulutang kinaalingin siyang, pero wala yatang tao sa bahay nila. Nako, sino kayang mauutusan kong magluto nita? Darating ang mga kasama kong opisyal ng nabaka. Magsisilib na sana kami. Ang mabuti pa lalabas na lang ako ng bahay at maghahanap ako nang mauutusan ko maglutaw. Makalayan! Magsitago kayo! Si Aling Punyong! Naghuhurmintano! Nakapatay na siya ng pulis! Si Punyong daw, naghuhurminta daw, at nakapatay ng pulis. Ito na yung magandang pagkakataon. Masisira ng pangalan nila Vice Mayor Agaton at Karyong. Ipagkakalat ko sa social media na sila Agaton at Karyong ang nagpapatay sa pulis. Magtagumpay kaya si Kagawa Dasyong sa plano niyang paninira sa karangalan ng magbayaw? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Nabaka sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!